Hello mga madam, I know excited na kayong makinig sa kwento ng ating letter sender for today na itago natin sa pangalang Carla. Yes, si Madam Carla po ay hindi sumuko sa kabila ng pagsubok na binigay sa kanya ni Lord sa kanyang journey papunta sa tamang AFAM. Okay, so kaya siya nag-send ng kanyang story kasi gusto niyang ma-inspire kayong lahat, okay, na huwag sumuko. Makinig and then may maganda siyang message sa inyo mga guys ha. Meron siyang magandang advice para sa inyo, so make sure panuurin hanggang dulo. Okay, simulan na natin. Good evening ma'am, I am your avid fan. Gusto ko lang sabihin na sobrang like ko ang mga topics mo. It's a real talk content. At yan talaga yung mga nangyayari in reality sa mundo ng online dating site. I've been in a dating site way back 27 to 2019. I can say na there's a bunch of men and women in dating site na andun sila just for fun. Other people naman joining in online dating site para lang mag-scam. And last but not the least, meron din nag-join sa mga online dating site na just for init lang ng kanilang katawan. Kung marupok ka na nila lang at wala pang experience what kind of online dating site na meron sa mundong ito, tsak maaring isa ka sa mabibiktima ng ganyang bagay. I just want to share my experience para na rin sa mga followers mo. Baka makatulong ng konti when it comes of their searching at magkaroon din sila ng idea. In 3 years sa dating site, masasabi kong iba't ibang klase at lahi na ata ng tao ang nakausap ko doon. Filipino Cupid, Asian dating site, international dating site, dyan ako nag-join. I've met 3 men in dating site in real. Yes po, 3 silang nakilala ko in person. Yung una, taga Egypt, pinuntahan niya ako dito sa Pinas. But the problem is, ayaw niya na bumalik sa bansa nila. Dito na lang daw siya mag-work ng kahit anong klaseng trabaho. Sobrang stress ko that time, madam. When it comes sa ugali niya, masasabi kong okay naman, mabait, maasikaso, mapagmahal. But ang sobra kong ikinai-stress is ayaw niya na talagang bumalik sa kanila. Iniisip ko noon, Diyos ko Lord, paano ba to? And take note madam, during his stay here in the Philippines, ang pocket money lang niya is 10K. We stayed in the hotel but sad to say, after a few weeks, ako na yung nag-shoulder ng bayad sa hotel and everyday food namin. Still glad, meron akong magandang trabaho that time at caring magbayad ng hotel at may pambili ng food. Sobrang stress ko that time sa pangungumbinsi na bumalik siya sa kanila. Mag-ipon muna siya at ganoon din ako para makapagsimula kami. Ayun, before mag-expire ang visa niya, umuwi siya. Actually, ang work nga pala niya sa bansa niya ay bartender. But after niya makabalik, I decided na huwag nang ituloy ang relationship namin. The reason is may ugali siyang di ko gusto. Masyadong possessive and sobrang higpit. Second man is from Sweden. We met personally. Okay naman siya, kaya lang, womanizer ang person. Lentik na yun. Knowing nakasama ko siya in a vacation, but nakakapag-chat siya sa iba. Yung girl nakachat niya was from Vietnam. Then after his vacation sa atin, aba, 2 weeks lang after ng pag-uwi niya, nakita ko nasa Vietnam na, together with the girl na nakita ko sa messenger niya. Yung pangatlo was from Korea. Yung ugali, okay naman, kaya lang, may problema kami when it comes of communication. Hindi siya fluent sa English. So ayun, ako ang nag-adjust. Nag-enroll ako sa isang Korean class ng 3 buwan. But sad to say, the relationship ended up for nothing. Pasensya na madam ha, ang haba ng story ko. Pero sabi nga, basta may tiyaga, may sinigang. Now I'm happy with my fiancé from Norway. This week, he will be back here for our wedding. Second meeting at the same time our wedding. Pasensya na ma'am ang haba ng story ko. About sa journey ng pagkakaroon ng forever. Well, hopefully siya na talaga kasi nakakapagod ding maghanap. Again, thank you kasi may mga content na kagaya ng sayo. It's a big help para sa mga kapwa nating Pinay na gustong magkaroon ng AFAM. Pero ganun pa man, to all your followers and viewers, sana palagi nilang isipin na don't settle for less. Hindi porket AFAM yan is okay lang magstay kahit may nakikita na silang red flag. The best pa rin yung ipagdasal yung tao na para talaga sa'yo. Kasi pag sinuko natin sa Panginoon yung minimiti natin, for sure, the best yung ibibigay niya sa atin. At alam ng Panginoon kung sinong tao ang para sa atin. Keep up the good work and good vibes, madam. More upload and more live from you. God bless you and your family. Stay safe. Talagang, sino bang maiyak dyan? Naiyak mo kayo? As in. And nag-send po siya ng pictures pero hindi ko ipapakita kasi sabi niya, i-hide lang daw yung pati pangalan niya, kaya tinawag natin siyang Carla. So, nag-thank you siya kasi nga may mga content na ganitong kagaya ko. May pahabol pa siya. Magaganda tayong lahat, madam, sa paningin ng ating asawa. At yun ang napaka-importante sa lahat. Kaya nung napanood ko ang vlog mo sa Facebook, na-hook ako sa'yo. Kasi realidad ng totoong nangyari sa LDR, yung topic mo, which is totoo.
So yun ang kwento ni Madam Carla, aking mga mahal na follower at viewers. So yun gusto niyang ipaabot na huwag kayong sumuko. O diba, yung pang-apat, yun ang forever niya. Kaya ko binasa ang letter niya ngayong month na ito because this month, ikakasal na po sila. Yay! Isang Pinay na naman ang lumigaya! Nakahanap ng forever. At syempre, pati si Afam, no? Huwag tayo one-sided dito. Si Afam, napakaswerte na. Si Madam yung nakilala niya. So yun guys, mga Madam, never give up and thank you for watching. Bye-bye! See you on my next episode. Bye-bye!